Hi everyone! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng A3 designs using Canva. Okay. So by the way guys, hindi po pala ako gumagamit ng Photoshop kasi hindi ako marunong. So inaaral ko pa siya sa the moment. But anyhow, so Canva will do kasi magaganda yung mga designs niya. Marami siyang magagandang designs tulad nito. And at the same time, yung quality ng output magaganda rin po kasi super high yung pixels nila. Hindi sila pixelated. So let's start and make A3 designs using Canva. So gustong-gusto ko po kasi ng malalaking designs. So let's go to create a design. And then customize size. So yung sizes po sinave ko na. So A3 at A4 lang naman yung ginagamit natin. Pero dahil makakalimutin ako, sinulat ko na. So you can use it in millimeters, centimeter, and inches. So gumamit tayo ng 297 by 420 millimeter. So change muna natin ito ng millimeter. So next is 297 by 420. 297 by 420 design, and then create new design. So this is ayan, pwede mong palitan ng handwriting lahat, so keme, so it's up to you. So marami pong magagandang designs dito. So after that, pwede ka nang mag-save. So, certified plantita, share mo lang kapag okay na yung design mo, download. Tapos, highest quality, and then PNG file. So, mas maganda po siya sa JPEG. And then, download. And then, save mo lang sa desktop. So usually sinasave ko po siya sa desktop kasi madali siyang hanapin at ayokong maghanap. Tamad akong maghanap sa mga folders. So save, and then since meron na akong file kanina, save lang. And then ayun na nga, so plantita. Ito na yung design natin guys. So kagandahan dito, highest quality, kahit na zoom in, zoom out mo, hindi po pixelated yung mga designs kasi highest quality. So, next is, kapag na-save yun na po yung inyong design, punta ka sa Word Docs, tapos open ka ng blank document, layout, size, tapos punta ka ng A3 size. Tapos, anuhin mo lang yung sagad-sagaran mo yung mga borders niya. So, dito, sa baba, sa taas, at saka sa gilid-gilid, ilalim. Okay. So, tapos, minimize mo or ang tawag dito, maximize, minimize. Okay. So, minimize mo. Tapos, kunin mo yung design. Drag and drop. Tapos, ayusin po yung design. So, para hindi ka mahirapan, anhin mo yung text wrapping square. Tapos, i-adjust mo lang. Make sure na sagad po hanggang ilalim at taas para makuha lahat. Tapos, yan. Kapag okay na yung design, Control P. Tapos, Printer Properties. Ininstallan ko po pala ng L110 yung aking printer na L121 para madagdagan yung paper type niya. Kasi kapag L121 lang, plain paper lang yung magagamit natin. Pero kapag L110 yung driver niya, pwede siyang Epson Matte, Epson Premium Envelope para makapag-print din tayo ng mga stickers. Okay. So, yung document size is A4, and then highest quality. And then, huwag pong kakalimutan yung multi-page, 2x1 poster. And then, sublimation, gumawa ko ng preset, more options, advance. And then, color controls, Adobe RGB. And then,
slide bar. And then dito, positive 25, negative 3, and then positive negative 25. Tapos okay, and then high speed, doon po kakalimutan yung mirror image. And then okay na po ba lahat? Wala na bang nakalimutan? Let's see again. Double check. Oh, multi-page. 2x1 poster. And then print preview para alam natin yung mali, may mali or wala. And then print. Ayan. Okay. So, naging 2 pages po siya. So, kung makikita nyo. Okay. So, let's print now. So, ito na po yung na-print na dalawang A4 na design. So, naging A3 siya. So, pagpapatungin lang natin at didikit natin using thermal paper para mailagay na natin sa damit. So, stay tuned. Okay, so, tapos natin mag-print yung A3 designs using A4 size and L1-1. So, ilagay na natin sa ating damit. So, tansya-tansya muna kasi wala pa tayong pang tawag dito, pang sukat ng damit ng sizes. So, lumatong damit na guys. So, pakita ko lang. This is an old clothes. But since wala pa akong tawag dito, dry fit na sample na damit. So, parang hindi na ako bumili. So, ito na yung gawin dito. So, ayusin natin. Okay guys, so pagkatapos nating ma-print, so kailangan nating tanggalin yung sumobra using cutter. So, mas prefer ko to kaysa dun sa isa na pang ano. Kasi nakikita ko yung, mas nakikita ko yung sobra. Okay, so guys, so habang hinahintay natin yung last 2 degrees, i-prepress muna natin yung damit for 5 seconds. Okay, para mawala yung moist. Tapos, lagay na natin yung design. So, ito yung design natin. So, ano? Huwag naman guys, sobrang higit. Lagay natin ang content. Hindi, yun. Probably parang hindi naman. Sila ba? Sila ba niyang kayaan? Hindi. Kaya natin naman. Ay, kung naman. Kung makasin to. Okay lang natin yan. Tapos, yung teflon. So, hindi lang natin 194 yung degrees. Mga 196 na kailangan pa natin ng 2 degrees. So, ito. 194. So, kailangan natin ng 196 degrees Celsius by 60 seconds. Wait lang natin. Okay, so pwede na.
Okay, press na natin for 60 seconds. Come on. 42. Sente lang natin. Okay, so malapit na. 8 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, hold on pa. Yee, mausok-usok pa. So, let's see. Yung result, make sure mag-ako. Ayun. Alright, done. Hindi sige mag-iakyat na yun. Bumiti sige mag-iakyat. So, makuha yata. So, ito na siya, guys. So, A3 design. Maganda naman siya. Kaso nga lang, medyo visible yung line. So, be very careful. So, kung makikita nyo, meron siyang line na makikita yung pinagdugsong. Pero kung colored siguro to, yung talagang fully colored, hindi siya makikita. But anyhow, so this is an A3 design. At least, may magagamit na tayong printer. So napakaganda naman yung design na. So I love it. So thank you for watching. Please like and subscribe. So,